Hello. Good evening. Good afternoon and good morning all over the world. Ito na naman po si Chinito Monclong, ang inyong Chinitong katropa, katropa peeps. Pauwi na ako sa house ko ngayon at ako'y mamamahinga galing sa trabaho. Here in Malta, it's already 6:06 in the evening. Tayo mag-stroll muna. Makita nyo ang kagandahan ng lugar ng Malta Europe. Streets tayo, streets. Okay, let's take a look. Alright, sounds muna tayo para ma-sweet. Here in Malta is ulitin ko, ang driving ko rito ay right-hand drive. Kaya kung mapapansin nyo, dito ko lagi sa kaliwa. Papasok tayo sa tunnel. Medyo mag-inaw. Here in Malta is already 12 degrees. Actually, hindi pa masyado mag-inaw. Kahapon is 80 degrees, 70 degrees. Pero kasi dito, wala namang snow eh. Dahil itong Malta is part ng Mediterranean area, which is malapit sa Libya, malapit sa Italy, sa Sicily, Italy. And then sa tabi nito is isa pa ang bansa is Spain. Yes. Pagkakatabi siya. Kaya itong Malta is sa part ng Europe is medyo sentro siya. To be exact. Alright. Biyahe tayo uli muna. From my home to work, pagka walang traffic, normally ang biyahe ko is 15 minutes. But pag may traffic time or busy day, is 20 to 25 minutes. Nandito na ako sa parang expressway sa atin. Actually, it's only 3 lanes. But hindi pa to malaking road. Pangkaraniwang road lang dito to. Sa island of Malta. Nasanay na rin ako mag-drive because already 1 year here in Malta. Before, at dinadrive ko lang dati. Bago-bago ko electric bike mountain bike, so medyo nag-improve tayo eh, kaya nga eh nag-upgrade din pag may time. Ano pa ba ibibida ko sa inyo? Sa totoo lang, yung pagpunta ko rito, aksidente. Punta lang ako dito dahil sa pag-ibig. Pag-ibig na makatotohanan at wagas at dalisay, sabihin nga ni Francisco Balagtas. Natakot kasi ako na mag-isa. Pagka hindi ako sumunod sa jowa ko, possible kaming magkahiwalay. Alam niyo naman, yung long distance relationship, mahirap yan. Even nga yung magkatabi, minsan
naglulukuhan daw eh. Sabi nila, ganun talaga, wala tayong magagawa. So, tuloy lang tayo. Ito po yung makikita nyo sa kaliwa ko, yung kulay yellow lane, yung yellow poster, o yellow billboard, signboard. Binigyan po ako ng Samsung Note 20 yan. Napaka-bright po ng kumpanya na yan. Sa Pilipinas, yung Samsung Note 20 na 512 MB, I think nasa 57,000 to 60,000. But here in Malta, na kuha ko lang siya ng para sa atin sa Globe Smart ng plan, which is 56 euro per month. No cash out ah. Wala akong kinash out. It was zero down payment. It's a contract siya ng 24 months. Or kung ayaw mo na siyang ituloy, pwede mo siyang bayaran staggered payment. Ang ganda, di ba? Itong ginagamit ko po na pang video is yan po, yung Samsung Note 20. Napakaganda po, napakalinaw. Samsung, baka naman. Kahit po yung muta mo, makikita yung mga akni-akni mo sa mukha na yan. Diyos ko, pero ang maganda rito, nakapagpapapogi rin siya. Kahit hindi ka masyadong guwapo, pag napatapatan ka ng Samsung Note 20, gaganda ka. Popogi ka. Tingnan mo ko. May dating, di ba? Ay, may dating. Update ko lang din pala kayo. Dito sa Malta Europe, hindi siya ganun kalaki ang daan compare sa Pilipinas, dahil unang-una maliit lang ta. Maliit lang na island to. Sabi, ulitin ko nga, para siyang sa Asian countries, para siyang Macau or Singapore. But ang maganda rito, mayaman na bansa siya. Napakayaman na bansa niya. Malayong-malayo sa mga Asian country. May support ang gobyerno. At bukod sa may support ang gobyerno, walang masyadong kurap compare sa bansa na, sa ibang bansa. Hindi ko na sasabihin yung bansa natin. Ay, sorry. Just to be honest, maganda rito. Dahil dito, pagka may regular ID ka or working visa, tawagin, kapag wala kang trabaho, bibigyan ka ng government support na 700 to 800 euro per month. Napakaganda po siya. Pag wala pong trabaho, ah, pero doon sa mga may trabaho na tulad ko, wala naman na po yung binibigay na government support. Dahil humisweldo naman kami monthly na naasahan. And then, meron po siyang quarter payback sa sweldo. Every 3 months, binabalik niya yung hinulog mo na tax. Or what do you mean, social security. Or withholding tax sa government. Binabalik po niya. Yun po ang ganda rito. At take note, pag ikaw ay nag-asawa o dito ng anak, yung asawa mo, automatic yon, may suporta na every 3 months ang anak mo hanggang 5 years old. Ang alam ko, kung di ako nagkakamali, which is 100 40 euro every 3 months panggatas o pambili ng diapers. Napakaganda eh, di ba? Eh napakamura lang ho ng diaper dito sa kagatas. At dito ho, pag nanganak ang asawa mo uli at may ID card kayo parehas or citizen, libre ho ang panganganak.
Kaya ho, maayos ang pamumuhay dito. Yung buhay ng mahirap, saka yung buhay ng mayaman, eh, halos pantay lang. Kung mapapansin niyo sa atin, ang buhay ng mahirap, saka buhay ng mayaman, ay malayo po, malayo. Mahirap po talaga. Tulad po ako, ang Chinito Monglong, eh, normal na tao rito sa Malta Europe, eh, naka sports car lang po. Walang wala po. Hey! Convertible car. Eka nga. Pero mura lang ho kasi sa akin dito. Ang mahal ho rito sa Europe is yung insurance saka car license. Depende ho sa sasakyan na binili mo. At depende rin ho sa age mo. Mentre sa may edad ka, mas mahal po ang insurance ng tao rito. Binibase po sa edad. At depende rin po sa sasakyan na binili mo. Once na medyo elegante or high profile yung sasakyan mo, like Porsche, Renault, BMW, medyo mahal po ang insurance. Excuse me po! Sabi nga po ni Mike Rodriguez! Dito, bawal yan. Pagka ho nakakita ka, nakasakay sa bus na uubo-ubo ka. Eh, sigurado. Pache-check ka, o. Tatanayin ko ng police kung they have symptoms. Update ko lang po pala kayo, ano? Dito sa Malta, medyo hindi ho maganon kalaki ang cost of living compare sa Paris, sa Rome, Italia. Kasi ho dito, ang sakay lang ho ng bus dito, pagka sumakay ka sa bus, 1 euro and 50 cents. Sa loob po ng 2 hours, maiikot nyo po yung Malta. Kung kayo po ay tourist dito, or kung kayo po ay nag-i-start dito mamuhay. Ang palitan ho yata ngayon, 58 o 57. Mga ganun po. So, almost 100 pesos. Ito na po yung Rotonda Church, yung pinakamagandang historical church na Rotonda Mosque. Ganda po pala talaga, no? Hello po. Was built 1871 po siya. So, 100 years ago na. More than 150 years na pala siya. Pagkaka-estimate ko. Wala sa pedestrian road, priority ho ang mga dumadaan. Kahit gaano po kadaan na katulin yung pagpapatakbo mo, once na may dumaan na tao rito, hihinto at hihinto kayo. Kaya ho medyo ingat-ingat po sa pagdadrive dito sa Malta Europe. Lalo na yung mga kababayan natin na baguhan magdrive. Careful po, careful. Ulitin ko nga po pala, dito sa Malta Europe din, example, bago kang salta rito sa Europe, ang lisensya mo na Philippine license or international license, magagamit mo siya within 1 year from the start of your coming here or paglapag mo pa lang dito, magagamit mo siya within 1 year. And then, after 6 or 8 months, pwede mo na siyang ikuha ng Maltese license, which is mag-e-exam ka and then kailangan mo ipasa yung actual drive test dito sa Malta Europe. Kaya hindi ho ganun kadali bago ka magkalisensya ng European license. Medyo ano po, maselan sila sa mga bagay na yan. Tulad ko, ako ay may lisensya na at kukunin ko na lang sa Transport Malta. European license po siya.
3 years po ang validity niya. After 3 years, pwede niyo siyang i-renew ng 5 years. Para pong ganun sa atin sa Pilipinas. Normally, oh, ang lisensya rito, nagkahalaga ng 120 euro. For every 3 years, which is 40 euro per year. Ganun po ang halaga ng license dito. So, eri na po tayo sa aking house. Hindi ka na, wala na ata ako mapapasukang. Giveaway tayo. So, ginagawa ko kasi itong daan, kaya ngayon eh, kanya-kanya ko kami parking dito. Medyo sad, pero okay naman, manageable pa rin naman. So, eto na po ako sa bahay ko. Medyo malayo pala, 25 minutes. So, ganoon nga po, 25 minutes ang biyahe. Ako'y uuwi muna at eto na po ako sa aking bahay. Eto na po siya. Eto na po yung tirahan ko. So, ngayon, papaalam na po ako sa inyo. Mga kachinito. Thank you and sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin magmula sa work ko hanggang sa bahay ko. Have a good day, good evening, and good afternoon.